everyone, my name is Patty and welcome to my channel. I can feel it in the air tonight. Do you feel it around? So ayan, may napapansin ba kayong bago bukod sa background? Oh my gosh. Iba pala talaga ang dating kapag may ring light. Nakikita niyo, kung napapansin niyo, mas maliwanag na tayo ngayon. Mas medyo crisp, clear. Ayan, bukod sa yung background, tsaka yung maliwanag. Tsaka tumataba na rin ako. Tsaka, lakas ko kumain itong mga nakaraan eh. So, kailangan na pala natin mag-diet. Ang taba ko ng panin, laki na ng brass, okay? Laki na ng brass, anniversary. Anyway, so today guys, medyo level na ayan, so may ring light na tayo mga beshybells. Kahit malit na tayo ng pag-vlog, minsan kahit hindi na natin habulin yung araw. Kasi in fairness, maganda naman kasi talaga yung liwanag coming from day. Dito ko kasi kinukuha yung liwanag ko kapag umaga. Kapag umaga ako nag-film, binubuksan ko lang to, tapos ang ganda ng liwanag na pumupunta dyan. Yung pag tumama sa skin mo, parang may ganun, parang glowy. Actually, kaya hinahabol ko siya. Kasi parang ang glowy ng skin mo. So for tonight, dahil gabi na po ngayon, nag-lip tint lang tayo, tapos linaan na lang natin sa hikaw, sa malaki-laking hikaw. Shout out to Ate Len na nagbigay nito ng birthday ko. Ito yung itsura kapag walang ring light. So, aray ko medyo naiwan pa yung liwanag ng ring light sa mata ko. Iba pala talaga siya. May lampshade kasi dito. Yung kapatid ko, si Ate Mafe, ginagamit niya itong pangbasa. And then, sabi ko, ito na lang. Huwag nang bumili ng ring light. Huwag nang mag-iilaw ng ganyan. Okay na yan. Tapos, pag sa umaga, okay na yung araw. So, di ba makikita niyo yung difference? Kapag may ring light and wala. Hindi siya klaro, medyo may noise. Si ate lang yung nagsabi sa akin na si ate Grashley yung nagbagay nito. Kailangan mo yon. Kailangan mo mag-ring light. Ano pa, beauty-beauty eh, Mecca. Sabi niya ganun. Kapag nag-start ka pala, dun mo marirealize and dun mo unti-unting makikita yung mga kulang. Parang kada upload mo, parang may kulang, parang kailangan naman medyo mag-level up. Bukod sa gusto mong mag-film, syempre, oo, kailangan i-priority mo rin yung mga manonood sa'yo, yung audience mo, kayo. Dahil, of course, ba't ka gumawa ng YouTube? Para sa mga manonood. So, kailangan i-level up mo and kailangan naman i-improve mo kung ano yung pwede mo namang i-improve. Kung kaya mo naman, why not? Kung hindi, wag namang ipilit, di ba? So, kung gusto mong mag-start ng mag-YouTube channel, so, you need to have your phone. Kahit hindi ba vlogging camera, okay na yan kung anong meron. Ako, actually, ako okay na ako dito sa Android phone ko. Well, in the near future, yan yung kapag monetize na tayo at kapag kumikita na tayo. Tiyara! Tiyara! So, well, why not? Let's claim it na, di ba? Wala nang masamang mag-MMM ng ganun. So, malay mo, di ba? So, bukod sa dasal, magkaroon tayo ng law of attraction. Yung kung anong gusto mo, attract. Iwas-iwas muna sa mga negativity, sa mga positive muna, kung ano yung maging gusto mong mangyari. So, i-open na natin tong ring light. So, first vlogging equipment, guys, na-realize ko na kailangan ko is this gorilla pad. Kung makikita nyo, yung dun sa makeup tutorial ko, yung kunwari, magaling ako sa makeup, nakasandal lang yung phone ko nun sa Tupperware. Sinandal ko lang yung phone ko nun sa Tupperware, tapos yun, nag-MM na ako dun. So, ang naisip ko, kailangan ko pala ng phone holder. And, nagtingin kami sa Shopee, and then ito, 50, 55, or 50. Mura lang to, guys. Depende sa size, small, medium, large.
So medium to. Na-realize ko na lahat pala to in order namin sa Shopee. Sa Shopee pala siya lahat galing. So ito yung first purchase namin for vlogging equipment. And then sumunod, natapansin ko, ang hirap magsalita. Sobrang hina ng boses ko, guys. So kailangan ko ng mic. Mahirap naman na ipilit natin na sumisigaw, diba? Nasakto, pa-birthday ko na nung nagtanong yung kapatid ko sa akin. Sabi niya sa PM. Sabi niya sa akin, Pat, anong gusto mo sa birthday mo? Sabi ko, eh, pagkakataon ka na yun. Sabi ko, camera. Pero ang ibig kong sabihin, kung may luma lang sila na pwedeng vlogging camera, sabi ko, kung may luma kayo dyan, yun na lang. Pero hindi ko naman ibig sabihin na bumili eh. Sabi ko, yun nga, gusto ko ng camera. Actually, hindi ko alam na ganun kamahal ang DSLR camera. Hindi ko, walang idea. Kasi hindi naman ako ka-techy. At nag-reply siya sa akin. Sabi niya, Pat, huwag naman yung pangkabuhayan showcase. Mga panibag, sapatos. Tapos tinignan ko yung price. Nagtingin ako ng price sa Google. Grabe, ang mamahal nga pala naman. Ay, sabi ko, sorry naman. Sorry naman. Sabi ko, boya na lang, mic na lang. So, ito yung pinakang gift nila sa akin ni Kuya Carl. Naka-box to. Ito yung number one na nakita kong sinasuggest at nakita kong laging gamit ng mga vlogger. Whether outside, mag-vlog sila outside. And then, ito yung shop na nabilhan namin. And then the price. So, thank you dito Ate Peng and Kuya Carla. Ito yung gamit ko nung second video ko, yung paano pumuti. Hindi ko akalain na parang ang pinakang purpose pala nito is hindi niya talaga totally lalakasan yung boses mo. Parang tatanggalin niya sa audio yung pinakang ingay, yung noise sa paligid. Sinasala niya, lalo na yung mga hangin. Kaya to may ganito, may dead cut. Then ito yung pinakang mic niya sa ilalim. Ayan. Ito yung pinakang mic niya. Tapos ito yung sumasala ng everything. Pero okay naman siya. Lalo na kung pang outside, ito talaga yung ideal na mic for vlogging outside. And then this comes with this pouch. So yun, hindi nga ako nasatisfied dito sa boya. Sabi ko parang kailangan ko pa ng mas malakas. Buti na lang nakita ko na itong clip-on mic, maganda daw. And mas malakas yung boses mo. And then ang bongga pa dito, sobrang mura lang. 89 pesos ko lang to nabili. San ka pa? Tapos ang ganda ng audio na binibigay niya sa video. So ayan, ikikilip mo lang ganyan. So ganyan lang itsura niya. Ayan, napansin niyo. Halos wala na kayong marinig. So, sobrang hina kasi ng boses ko. Itong natural na boses ko, hinang-hina yung mga kasama ko sa bahay. Lagi silang, ha? Ang ganda nito, pwede itong pang ASMR. And then, ang maganda pa dito, ang haba ng cord. Actually, medyo malayo kayo sa akin. And then yun, sabi ko, okay na ako doon. Kasi nakita ko ang ring light, medyo mahal. Mantakin mo, ang dami palang mura. Ang dami din palang mura sa Shopee na mga ring light. So, ito yung ring light natin. Ito yung medyo mabigat siya. Medyo mabigat tong ring light na to. 28 pesos yata. May bongga din to, ah. O, tingnan nyo. Ay, oh. Oh. Lobat lang to, eh. Kaya medyo, pero ang lakas din ito, oh. Ano ba? Oh, ito talaga. So, ito talaga. Sabi ko, okay na to. Kasi yung lampshade niya, kaya eh. Sabi ko, okay na to. So, yan. Malaki pa yung mukha ko. Pero sobrang lapad lang talaga ng mukha ko. Kasi laki siya ng kamay. Ay, my gosh. Nagulat pa ako dito. Biglang pwede palang pataasin. Akala ko, ito na yung pinaka limit nung height niya. And then, pwede pala siya. Ay, mali. Oh, ang haba niya. Siguro mga kasing tangkad ko to. So, hindi pala mahaba. So, ayun, sabi ko, pwede na yan. So, ang nangyari naman dito, medyo nagka-problema dun sa seller. Pauwi na kaming marindupe. E, anong petsa na? Siguro mga 5 days na. Hindi tumatakbo, diba sa Shopee, makikita mo doon yung logistics. Parang doon ka ma-update kung ano nang nangyayari sa item mo, kung nandun na ba, kung nandito na, kung na-pick up. Pinag-alala ko, 5 days na, naka-pending pick up pa rin to. Hanggang nag 6 days, 7 days, sabi ko, wala, ipauwi na kami ng Marinduque. Kailangan kasabay yung stabilizer.
Yung sabi ko, kinancel ko. Sabi ko, cancel na po. And then si seller, kinancel yung cancel ko. And gusto ko ulit i-cancel yung cancel niya. Na kinancel niya yung pagka-cancel ko. So, ang gulo. So, medyo lalo akong na-imbiyang na. Chinat ko si seller. Sabi ko, bakit yun naman po kinancel yung cancellation ko? Kailangan ko na po i-cancel. Yun pa yung medyo kina-imbiyar na ko dun sa seller. Hindi nagre-reply. Sabi ko, paki-cancel na po. And then, parang after 2 days, nagtingin ulit ako sa Shopee ng ibang ring light. So, nakakita ko ng 26 centimeter. And then sabi ko, ito na lang para medyo malaki-laki naman. So after 2 days, nung pag-chat-chat ko dun sa seller, kinancel na niya to. And then yun, nagulat na lang ako na pagkadating nitong ring light na to, itong 26 centimeter, dumating din to. So hindi pala siya talaga na-cancel. Pagkakita ko naman, ang cute naman. And then yung quality naman, maganda. And then ayun, in-update ko ulit si seller. Dumating din po kahit cancel. So okay naman po, maganda naman po ang quality. Thank you. So ang plano ko sana, ibibenta ko na lang to. Kaso, naisip ko ang cute niya eh. Tapos ang isa pa, magta-travel kami papuntang Marinduque. Pag tinupi mo yung ganyan, tapos tinanggal mo siya, ayan, pwede mo na siyang, tapos tatanggalin mo lang itong pinakang ring light. Tapos papaiksiin mo pa to sa isang box, kasyang-kasya na siya, sa manipis na box. Maganda siyang pang-travel. So sabi ko, ay, parang okay din to yung pang-emergency. So, ito naman, medyo bulky kasi itong ring light ko. So, ipapakita ko sa inyo. So, parang itong isa kasi na nakakabit tong cellphone ko. Medyo mahirap siyang i-travel kasi medyo bulky to. At saka yung stand niya talaga, hindi siya mapapaiksi. So, ito siya, mga beshy whoppers. Ayan. Ito yung tangka niya. Actually, mas napapataas pa siya ng as in matangkad, as in lagpas sa mga kasama ko dito sa bahay. So hindi lang lagpas sa akin, so ibig sabihin mas mataas talaga. And then ang maganda dito, may phone holder na siya, may phone holder na. And then mas malaki siya compared dito sa isa. And then of course ang maganda dito, natatwist-twist siya. Eto, ilulus mo lang to, and then kung saan mo siya gustong papalingin, pwede siya. Ito yung pinakang cord niya, and then eto yung power. And then ito, pwede mo siyang i-switch yung kanyang light effect. So, kunwari, gusto mo ng medyo yellowish yung color, or yung mas mataas yung temperature color niya. So, isi-switch mo lang dito. So, pwede mo pa siyang hinaan. Ito yung minus. Gusto mong hinaan yung light, and then ito, pampataas nung light. Okay, let's on. Ayan. Ayan, medyo ano yan? Medyo yellowish. So, i-switch natin. Ayan, yung medyo bluish. Ito, mas yellow yung dating. So, kung anong temp yung gusto mo. So, 3 different ng colors niya. So, kung anong dyan yung gusto mong color. And then, so, kunwari gusto mo siyang hinaan. Ayan, humihina siya. Ayan na yung pinakang mahina niya. And then, taasan na natin. Ayan na yung kanyang pinakang malakas. Tapos, ito naman yung stabilizer natin. So, ayan. Na-unbox ko na to. So, sa mga next vlog na yon, para ipakita ko rin sa inyo yung mga sample shots niya, yung mga sample na scenes na mabibigay nito, kung gaano nga siya ka-smooth. So, kadalasan kasi ang stabilizer is nasa 10,000. Ang gaganda pa ng reviews dito, talagang sulit daw. Yung mga mahilig dyan sa photography, travel, and then sa mga gusto nyo lang maka-smooth na scenes sa pagta-travel nyo, and sa mga kahit anik, maganda to. So, ngayon, happy na ako sa mga to. For me, kompleto na to. At saka, lahat ng mga gamit na to, for me, new babies ko sila. Itong pag-vlog ko, parang natuwa ako, parang nabigyan ako ng bagong hobby. Actually, guys, hindi siya basta-basta. Kung iniisip nyo na madali lang humarap sa camera at magsasalita, hindi siya ganun. Kung desidido ka talaga, maraming kailangan i-consider kapag mag-start ka ng YouTube channel.
Ayun, ingatan ko tong mga to dahil yung pinambili ko naman dito is pinagtrabahuhan naman ng asawa ko. Pinagpaguran niya yan, pinaghirapan niya. So that's all for today's video, guys. And so thank you sa panonood. Thank you kung tinapos mo tong video na to. So sa mga hindi pa nakaka-subscribe, subscribe na! And i-click mo na rin yung bell button para every time na mag-upload ako, mano-notify ka. So that's all for today, guys. God bless us all and take care.